Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Sa ating pong pagpasok sa 29th na linggo sa karaniwang panahon, hindi lamang po natin ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kani-kanilang tahanan na hindi natin makasama dito sa Pambansang Dambana at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming. Atin din pong ipagdadasal ang kapayapaan sa Israel at sa Ukraine. Katulad ng panawagan ni Pope Francis, naway tayo'y maging bahagi ng paghingi ng awa sa Diyos upang matigil ang karahasan at ang gera sa lugar na ito at sa buong mundo. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses
na tayo ay naging mapagpaimbabaw, na tayo ay naging mapagpakunwari, na tayo ay minanipulate ang iba para sa ating makasariling hangarin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nagaling.
dalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintuang bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakila, kapangyarihan. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanya't templo't maghandog ng mga alay. Kung ang poon ay dumating na sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakila, kapangyari. Oh.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila sisiluin si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis," at siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Baka lang ko po makalimutan, may paanyaya po si Papa Francisco na tayo ay samahan siya sa pagdadasal ng Santo Rosario sa October 27 with fasting and abstinence para sa kapayapaan. Kaya wag niyo po sanang wag nating makalimutan. Yan po ay Biyernes upang tayo ay maging bahagi ng pananalangin at paghingi ng awa sa mahal na Biren na sa kanyang pamamagitan nawa ay matigil na ang karahasan at gera sa Ukraine at sa Israel. Ayon sa kanya, ang gera ay walang nananalo. Ang gera palaging ang talo ay tayo na mga anak ng Diyos sapagkat tayo ang nagpapatayan sa isa't isa. At ang gera ay hindi palatandaan na namumutawi o nabubuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, bilang batid ang ganitong katotohanan, samahan po natin si Pope Francis sa Friday, October 27, sa pagdadasal ng Santo Rosario, kasamahan po natin ang pagsasakripisyo na may kasamang pagsasakripisyo at pagtitiis upang sa gayon tayo ay humingi ng awa sa Diyos na naway matigil na itong karahasan na ito at mangibabaw sa buong mundo ang kapayapaan. Meron po ba kayong kakilala na walang ginawa sa tuwing kayo ay makikita kundi purihin lamang kayo? Sasabihin sa inyo, ang ganda mo naman ate, o ang pogi mo naman kuya. Ang ganda ng suot mo, bagay na bagay sa iyo. Alam mo, ang bait mo talaga. Buti ka pa, madami ang pera. Kailan kaya ako magiging katulad mo? Sana all. May mga ganyan tao, Pupurihin tayo ng pupurihin. Wala silang masabing masama sa atin. Tayo naman, dahil madaling mabola, paniwalang paniwala naman. Kung minsan, dapat daw po tayong mag-ingat sa mga taong walang ginawa kundi tayo purihin. Dahil baka ang mga ito ay isang uri ng manipulation. Sabi nga, flattery is the best form of deceit. Ang papuri daw ay isang pinaka mabisang uri ng panluloko o panlilinlang. Baka kaya kayo sinasabihan ng maganda ay dahil mas gusto niyang marinig sa inyo na mas maganda siya o mas pogi o mas maganda ang katawan kaysa sa inyo. O baka naman, pagkatapos nasabihan ng buti ka pa mayaman, ay uutang naman sa inyo dahil wala palang pera. Meron pong mga ganyan, Father, ang ganda-ganda naman ng iyong sermon. Ay salamat po. Tatanungin mo naman, ano nga po yung buod ng sermon ko? Ay nakalimutan ko na, Father. After 2 days, magsasabi, Father, kailangan ko lang po ng pambili ng gamot ng aking anak. Ganyan, may mga taong ganyan. Ang tawag ay manipulator. Mga manipulator din po ang na-encounter ng ating Panginoong Jesus sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Sila ang mga Pariseo, Eskriba at Herodians. Dalawang grupo na magkaaway. Magkaiba ang paniniwala at paninindigan, pero na naging magkakampi laban sa ating Panginoong Jesus. At para maitago ang kanilang madilim na balak, una muna nilang ginawa ay purihin ang ating Panginoong Jesus
sa kanyang mabubuting turo at ginagawa. Anila, Guro, nalalaman namin kayo ay tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian dahil pareho ang tingin ninyo sa tao. Sa unang tingin, parang naniniwala sila sa turo ng ating Panginoong Jesus. Pero ang totoo po ay hindi. Sapagkat ang mga Pariseo at Eskriba, ang balak sa ating Panginoong Jesus ay ipapatay. Ang mga Herodians naman, ang kanilang allegiance ay nasa kay King Herod. At wala silang balak na maniwala sa ating Panginoong Jesus. Hindi totoo ang kanilang mga sinabi. Ang mga ito ay words of manipulation in order to trap Jesus. Ano ang sunod na sinabi nila kay Jesus? Naaayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi? Napakalaking bagay ng tanong na ito sa pag-intindi sa ating mabuting balita. Ayon sa mga nag-aral ng banal na kasulatan, ang tanong daw po na ito ay isang trap at talagang pinag-aralang maigi upang siluin ang ating Panginoong Jesus. Kapag sumagot siya ng yes, he will be accused of a heretic dahil bawal sa mga Hudyo na maniwala at sumampalataya sa mga icons. Eh doon daw po sa coins na hingi ng ating Panginoong Jesus, nakaukit doon ang larawan ng Cesar o ng hari. Bawal na bawal yon sa mga Israelita. At kung sumagot naman siya ng no, he will be accused of being a rebel, for he espouses disobedience to the law of King Herod. It was a trap disguised in the word, in the manipulative words or in manipulative words. At alam po ito ng ating Panginoong Jesus, ang kanilang maitim na balak, kaya ang ginawa niya ay in-expose niya ang kanilang sinister plot para hindi sila magtagumpay. Ano ang nasa likod ng trap na ito ng mga Pariseo at Eskriba? Ang makapaghiganti sa kanya dahil sa kanilang kakulangan ng paniniwala sa ating Panginoong Jesus. Gusto nilang maipapatay ang ating Panginoong Jesus and to legitimize their sinister plot, naghahanap sila ng solid ground. At ito ang encounter na ito, ang ginawa nilang pagkakataon para mangyari at maisakatuparan ang kanilang maitim na balak. Mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan bilang mga Kristiyano po, madami ang mga taong katulad ng mga Pariseo at Eskriba at mga Herodians. Mga mapagbalat kayo, mga taong ang hangad sa atin ay hindi mabuti, kundi ang tayo ay mapasama at mapahamak. Ano ang mabuting gawin natin sa kanila? Una, mag-ingat po tayo. Maging matalas tayo sa pakikisama sa kanila. Paalaala ng ating Panginoong Jesus, "Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves." Huwag basta-basta pabobola sa kanilang malalagkit na salita. Baka ang mga yan, kaya ginagawa sa atin ng ganyan, ay merong maitim na balak, merong hihinging pabor sa atin. Maging mapagmatiyag tayo sa kanilang kilos at pananalita. Maging mapanuri. Baka sila ay nasa tabi lang natin. Huwag kaagad maniniwala sa kanilang mga papuri at mabubulaklak na pananalita.
Baka ang nais nila tayo ay mapahamak at makita ang ating pagbagsak. Ikalawa, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, expose their lies by telling the truth. Huwag tayong maging bahagi ng kanilang manipulative cycles sa pamamagitan ng pananahimik natin. Walang pinakamabisang gamot para sa taong manipulator at sinungaling, kundi ang katotohanan. Sabi po ng isang philosopher na si Immanuel Kant, "If the truth shall kill them, let them die." Uulitin ko po, "If the truth shall kill them, let them die." Dahil kapag hindi natin sinabi ang katotohanan, marami pa silang magiging biktima at hindi natin sila maitutuwid sa kanilang mga kasinungalingan. Hindi lahat ng nagsasabi ng papuri sa atin ay totoo. At may mga papuring hindi nakakabuti sa ating kaluluwa at sa ating katawan. Mag-ingat tayo upang tayo'y hindi mahulog sa trap ng mundong ito na puno ng mga taong may maitim na balak at makasariling pagnanais. Pinapaalalahanan tayo ngayon ng ating mabuting balita na maging mapanuri at maging mapagmatyag. Be wise as a serpent and meek as a dove. Be on guard, for the devil is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala sa atin ngayon ng ating tungkuling pambayan at panrelihiyon. Sa pagdarasal natin para sa biyayang mahusay nating magampanan ng mga ito, alalahanin natin sa natatanging paraan ang lahat ng nahihirapan sa pagtupad dito. Sa bawat kahilingan natin mong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, nawa maging malaya siyang magpahayag at magtaguyod sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa lahat ng lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo, mga kura paroko at iba pang pinunong panrelihiyon, nawa matagumpay nila tayong gabayan sa pinakamahusay nating pagtupad sa ating mga tungkuling pambayan at panrelihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan at lahat ng iba pang pinunong pambayan, nawa gabayan nila tayo sa pamamagitan ng kanilang katapatan at karangalan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga misyonero sa buong daigdig, nawa itulot ng Diyos na magbunga ang kanilang mga pagsisikap. Bigyan sila ng lakas para malampasan nila ang lahat nilang kahirapan
at gantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, binggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa lahat tayo'y laging makatupad sa ating mga tungkulin bilang mga mamamayang tapat at mabubuting Katoliko at sa gayoy makatulong sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat sa paghirang mo sa amin bilang mamamayan ng aming bansa at kaanib ng iyong simbahan. Pagkalooban nawa kami ng higit na pagpapahalaga sa dalawang kaloob na ito at ibayong pananabik na makatulong para sa kapakanan ng dalawang ito sa pamamagitan ng ulirang pagganap sa aming mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiisa ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
pagmanatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligud-lugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Thank you.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Ang katawan ni Kristo.
truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit.
isa sa gawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan, at mahubog para mamuhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal,
pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapagmagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikalima, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa 25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang 7 lamang ng Nobyembre. Ika-6, sa darating na November 25, 2023, sa pangunguna ng Commission on Social Communications ng Arsidiocese ng Lipa, ay magkakaroon ng isang benefit concert for a cause sa Aquamarine Recreational Event Center sa Lipa City. Tampok ang mga awitin ni ng Moira de la Torre at iba pang mga awit. Layunin itong matulungan ang mga pangangailangan ng local radio station ng simbahan dito sa Batangas. Ang mga tickets ay available sa gilid ng Chapel of Reconciliation malapit sa Pamisahan Office. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ikapito, bukas po araw ng Lunes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-8, mayroon po tayong National ID registration dito sa pambansang Dambana ngayong araw sa ganap na 9 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Isang panawagan din sa ating mga kapiyo na tayo ay makatulong sa mga taga San Isidro Labrador Parish sa Lopez, Quezon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Jenner de Castro. Ako po ang kuroparoko ng isang barangay parish sa Hondagua, Lopez, Quezon. Isang taon pa lang po ako doon na naglilingkod. At ang simbahan po ay hindi ang mga gusali o mga batong nakakaakit ng paningin.
Ang simbahan po ay ang mga taong tinawag ng Diyos upang siya'y sambahin at papurihan. Ang akin pong parokyang pinaglilingkuran ay isang payak na pamayanang may simpleng pamumuhay at pananampalataya. Hangad po namin na patuloy pang mapalalim ang simpleng pananampalatayang ito. At nakita ko po nung ako'y dumating na wala pong formation hall. Kahit po ang sakristiya ay bumabaha pag umuulan at bumabagsak na yung mga wall. Upang patuloy pong maisagawa ito, nangarap po kami, sabi ko po sa sambayanan, na ipaayos po yung aming formation hall. Maliit lang naman po siya. Hindi po masyadong malaki at yun lang po ang space. Kaya lamang po ay kapos po kami sa pinansyal na pagsuporta upang ito po ay maisagawa. Nakausap ko po ang rektor ng itong shrine, si Father Oka Andal, at sabi niya po sa akin ay pumunta ako dito ng isang beses kahit Sunday. Kaya ngayon po ay iniwan ko po ang aking parokya, siyempre po kumuha po ako ng pari na magbimisa doon, para po humarap sa inyo na humingi ng tulong para po ito'y aming maipagawa. Hindi po kaya ng aming mga resources na ito po'y maipaayos namin. Kaya po, lumalapit po ako sa inyo kahit hindi po tayo magkakakilala ng personal, pero alam ko naman na tayo magkakapatid sa iisang pananampalataya, lahat po tayo ay mga anak ng Diyos. Ang inyo pong maitutulong ay ipinagpapasalamat po namin. Sabi ko po dun sa aking mga parokyano, pupunta ako sa Padre Pio, kakapalan ko ang aking mukha at ako'y haharap sa inyo para po sa ating pagpapalalim pa ng ating pananampalataya. Pinayagan po nila ako. Suportahan po natin ang parokya ni San Isidro, Hondagua, Quezon. Kailangan po nila ng tulong. At para po sa inyong mga cash donations, pwede po kayong lumapit sa pamisahan. Sabihin nyo lang po, ito ay para sa parokya ni San Isidro Labrador, Hondagua, Quezon. Marami pong salamat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng mga dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humawit ang masaya, humawit ang masaya.